Ito yung limang bagay na kailangan mong gawin ngayon 2023. Unang bagay na kailangan mong gawin ngayon 2023, work on your communication skills. Lahat ng bagay na gusto mo to, lahat ng pangarap mo sa buhay, mas madali mong makukuha yan kapag meron kang communication skills. And ito tol, magagamit mo to sa lahat, sa pagkuha ng job na gusto mo, sa pag-workout ng business na tinayo mo, or pag-pursue dyan sa crush na matagal mo nang gusto, magagamit mo to lahat. And minsan, ang isa lang din na nagiging source ng problem mo is hindi mo makommunicate kung ano yung idea na meron ka, hindi mo makommunicate yung bagay na gusto mo. So yung ibang tao, syempre, hindi naman nahuhulaan kung ano yung nasa isipan mo. So sila, gumagalaw sila based sa naiisip nila. And ikaw tol, para mas madali mo ma-persuade yung mga tao, mas madali mo sila ma-convince sa bagay na gusto mong gawin, is kailangan ma-workout mo yung communication skills mo. Like gusto mo mag-increase, gusto mo ma-promote, anything na gusto mo, kailangan mong i-communicate yan. Kasi hindi naman manghula yung mga tao. And minsan, pag may gusto ka, kailangan sabihin mo talaga, kailangan i-voice out mo. Kasi kapag wala kang courage gawin yan, hindi madalas mabibigay yung bagay na gusto mo. If ever ikaw yung tao na marami kang gusto sa buhay, marami kang pangarap, kailangan mong i-work out yung communication skills mo. Kasi pansin mo, di ba, yung ibang tao na sobrang galing, like sobrang galing sa art, sobrang galing sa music or anything, pero walang communication skills, hindi sila magsasucceed. Kaya nahihirapan sila magsucceed. Unless kung nakipag-partner sila sa magaling makipag-communicate. Like magaling na artist, nakamit siya ng magaling na manager na magaling bumoka sa mga events, sa mga promoter, etc. So, nagsasucceed sila parehas. Kasi yung marketer, wala naman siyang talent na kagaya dun sa artist. So, give and take sila. So, parang ganun. So, it's either kahanap ka ng partner na magaling sa communication skills or ikaw, sa sarili mo, ma-workout mo rin yung communication skills mo. Next na bagay na kailangan mong gawin ngayon 2023, itigil mo na yung pag-chase. Either sa babae, or kahit sino man yan na ayaw talaga sa'yo, or bagay na tingin mo hindi mo talaga kaya pa as of now. Okay? Kasi minsan may mga goals tayo na sobrang layo pa compare sa skills na meron tayo. Like, gusto mo agad ng 1 million na income per month, eh kaso 10,000 nga wala ka pa. Mapo-frustrate ka lang. So, ang kailangan mong gawin, i-attract mo sila. Yung mga bagay na gusto mo, either tao man yan, promotion, work, or business, anything, na-attract yung mga bagay na yan. So, paano mo na-attract yung mga bagay na yan? Kailangan i-develop mo yung sarili mo. Kung ano yung skills na meron ka, ano yung talent na meron ka, i-workout mo yan, i-polish mo yan, masterin mo yan. And mapapansin mo, yung mga bagay na gusto mo, mas unti-unti ang lalapit sa'yo. Kapag ka everyday mong iniisip yan, everyday mong wini-workout yung sarili mo, papunta sa bagay na gusto mo, automatic yan lalapit sa'yo. Next na kailangan mong gawin, ngayon 2023, kailangan mo maging smart and mag-work hard. Pansinin mo, hindi ko sinabi mag-work hard lang o hindi ko sinabing smart lang. Sabi ko, be smart and work hard. Kasi minsan, yung iba, akala nila sipag lang yung kailangan. Goods naman yun, pero hindi siya sapat. Kasi sobrang daming masisipag sa labas, pero bihira yung nagsasucceed kasi kailangan mo din ng talino. Diba? Hindi yung puro hampas ka lang ng hampas. Kailangan alam mo kung saan mo hinahampas. Alam mo yung tamang lakas, yung time kung kailan mo siya hampasin. Ganun din sa buhay. Hindi ka pwede tira lang ng tira. Dapat calibrated yung mga bawat galaw mo. And so, paano ka magiging matalino? Siyempre, kailangan mo again mag-invest sa sarili mo. Knowledge, basa ng books, manood ng mga video na ganito, or depende naman sa craft or sa talent na pinupurso mo ngayon, magbasa ka about dyan, manood ka ng mga documentaries about dyan, basahin mo or panoorin mo yung buhay ng mga tao nag-succeed dyan sa craft na gusto mo. And ikaw, somehow, mas matututo ka. Kumbaga, hindi ka lang basta matututo by experience. Kumbaga, may mga reference ka na sa iba. Kasi minsan, hindi mo naman kailangan matuto on your own. Kahit sa mga bagay sa paligid mo pa lang, pwede ka na matuto. At the same time, i-workout mo din yung habit. Kailangan yung work ethic mo, mabuild mo din. Hindi naman basta matalino ka lang, pero wala ka namang galaw. So, hindi magmamaterialize yung mga bagay na nasa isip mo. So, kailangan mag-work hard ka, sanayin mo yung sarili mo na humataw, kahit minsan wala pang resulta. Kasi iba pagka nagsipag, gusto nila may resulta agad, which is hindi ganun. Talino mo, tsaka yung work ethic mo, sabay mo yan dapat binibuild. Next na bagay na kailangan mong gawin ngayon 2023, mag-focus ka sa sarili mo. Minsan, kailangan bawasan mo muna yung noise sa labas. Masyado kang iniisip, masyado kang tinitake consider. Iwanan mo muna lahat yon. Focus ka muna sa sarili mo. Lalo na kung single ka pa, mag-focus ka muna sa sarili mo. Like, may bagay ka na gustong gawin. Kaya kasi minsan, kaya hindi mo rin magawin mga bagay na gusto mo, maraming umaagaw ng attention mo. Maraming kumukuha ng oras mo. To the point na ikaw, ubus na yung energy mo, tinatamad ka na. So, hindi mo na magawa yung bagay na
gusto mo. So ngayong taon, I suggest na ilaan mo tong taon na to para sa sarili mo. Para sa'yo muna, para sa happiness mo muna, para sa goals mo muna, para sa improvement mo muna. Kasi yung mga bagay sa paligid mo, kung sino naman yung tunay, mag-i-stay naman yan dyan eh. Ang maganda pa, eto tol, yung mga bagay na nawawala, yung mga tao na nawawala sa paligid mo, ang good news tol, may pumapalit dyan. And madalas, something or someone must better pa. Kaya huwag kang matakot kung may umaalis man sa paligid mo kasi may ginagawa ka. Normal lang yun. And huwag kang matakot kasi yun nga, pag may umaalis, may bagong papalit. Gusto mo ba malaman kung paano maging confident? If oo, panoorin mo tong video na to. Next na bagay na kailangan mong gawin ngayon 2023, medyo limitahan mo yung mga tao na fina-follow mo, especially online. Parang medyo kadugtong to ng last tip natin na para mas madali ka makapag-focus sa sarili mo. Pag ikaw to, masyaro kang maraming fina-follow, especially online sa TikTok, YouTube, Facebook. Pag sobrang dami tol, malilito ka. And kapag nalilito ka, minsan napaparalyze ka, hindi ka na makagalaw. And hindi mo na magawa yung bagay na dapat mong gawin. Kasi yung sinasabi na itong isa, iba. Yung sinasabi na itong isa, iba naman. So, ikaw ngayon nalilito to the point na hindi ka na makapag-move forward. So, ako, I highly suggest, piliin mo lang yung mga tao na tingin mo, mas bagay yung tip nila sa buhay mo. And kapag ina-apply mo yun, mas nagkakaresulta ka. So, mag-focus ka doon. Then, yung iba, iwanan mo muna. And ako, ang isang principle na pina-follow ko is kada topic, may isa lang akong pina-follow. Sa business, isa lang yan. Sa finance, Robert Kiyosaki lang pina-follow ko. Hindi na ako nag-check ng iba. Nag-check man ako, pero tinitingnan ko kung pasok sa akin to. Pag hindi, balik na lang ako kung sino talaga. Sa fitness, isa lang din pina-follow ko. Sa health, isa lang din. And ito mga pina-follow ko na to, na-determine ko na to, na-aral ko na to, and yung mga sinasabi nila, yun yung pasok sa akin. Kasi bawat tao tol, may kanya-kanya tayong preference eh. So baka mamaya, yung effective sa kanya is hindi effective sa'yo. And yung effective sa akin, baka mamaya hindi effective sa'yo. So, hahanap ka lang ng someone na successful na pwede mong i-follow and check mo yung mga tips niya kung babagay ba sa'yo and kung magkakaresulta ka. And kapag nakita mo na yon, all in ka na doon. Huwag mo munang pansinin yung iba kasi masyado maraming noise, masyado maraming aagaw ng attention mo to the point na mapaparalyze ka lang. So, focus ka lang.